Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Isa na lang pong bagong kaalaman kung paano gumawa ng kimchi recipe ang hatid ko sa inyo. Kaya panoorin po natin. Napakasarap na ito. Subukan nyo guys na ihalo sa mga noodles. Meron lang po tayong limang ingredients na gagamitin. Meron tayong Chinese cabbage, radish or labanos, ginamitan ko rin ng garlic pickle, at meron din Korean chili paste. At mamaya, gagamit tayo ng asin para sa paglamas ng ating mga gulay. Ayan, hugasan muna natin ang ating mga gulay bago natin hiwain. At tiyakin lamang na malinis ang ating mga gulay bago natin i-chop at gawing kimchi. So paghiwalayin muna natin ang Chinese cabbage at hiwalay natin ang mga bulok na parte ng ating gulay. Ayan, hiwain lang po natin ng ganito na huwag masyadong maliit para hindi masyadong madurog ang ating mga gulay. So tiyakin natin malinis ang ating mga gulay, no, bago natin gawing kimchi para hindi po siya masira. Hiwain lamang na pa ganito ang Chinese cabbage. And then, balatan muna natin ang radish bago natin hiwain, according pang French fries. So pagkatapos nating hiwain ang ating mga gulay, at lalagyan lang natin ng asin at lamasin. Budburan muna natin ang asin at lamasin. Ang paglalamas ng mga gulay ay huwag masyadong mapwersa, no, para hindi sila magkadurog-durog o magkaputol-putol. Ayan, paganyan lamang po ang ating paglalamas ng mga gulay para hindi magkaputol-putol. Para medyo matanggal yung kanilang pait. Then pagkatapos, isalin lang natin ang ating mga nalamas na gulay sa isang malinis na plato. Okay, cabbage naman ang ating lalamasin. Isalin muna natin sa ating malinis na planggana. Thank you.
And then lalagyan din natin ito ng asin at lamasin. Ang paglalamas naman ng ating Chinese cabbage, huwag masyadong malakas yung drippings, ano? Baka ito ay magkadurog-durog at malusaw. So pag naglalamas tayo ay medyo gentle lang ang paglalamas, no? Para hindi magkadurog-durog at hindi yung parang naglalaba tayo ng damit kung paano tayo naglalamas ng gulay para hindi masira. At buo pa siya pagka ito ay kimchi na. And then, pagkatapos nating lalamasin ang ating mga gulay, pwede rin natin silang uhugasan ulit na malinis sa tubig. O kaya kung mayroon kang mineral water, yun na lang din ang panghugas mo para sigurado silang malinis. And then ngayong napiga na at naugasan na ang ating mga gulay, simulan na natin ang ating pagmimix ng ating mga iba pang mga ingredients para sa ating ginagawang kimchi. Ilagay muna natin ang ating Korean chili paste. Ayan. Ayan, simutin natin para hindi naman sayang. And then, i-mix lang natin ng dahan-dahan. At maya-maya lamang, isunod na rin natin ang ating radish para pantay-pantay ang kulay ng ating mga gulay. Ayan, i-mix lang natin ng maigi. Ang ating Korean chili paste, ito ay medyo manamis-namis na maalat at maanga. Kaya huwag na natin lagyan ng asin at tagdagan pa ng ating ng iba pang mga ingredients. Kahit ito, pwede na. And then, isunod na rin natin ang ating pickle garlic. Medyo maanghang na rin ang ating pickle garlic at medyo maalat-alat, kaya huwag na tayo magdagdag ng asin. Ayan, i-mix lang natin maigi ang ating mga gulay, no, sa ating mga nilagay na ingredients para magkapantay-pantay ang kulay ng ating mga gulay. Ayan, tuloy lang ang pag-mix. So, pagkatapos ito, pagka well-mix na siya at pantay-pantay na ang kanilang kulay, pwede na rin natin isilid sa isang malinis na container, no, para i-preserve for how many hours and days. At pwede na siyang kainin. Kaya gumawa ako ng sarili kong kimchi, ano? Dahil medyo may kamahalan ito sa lahat ng mga supermarket. Kaya kung ikaw na lang mismong gagawa at hanapin mo ang mga tamang ingredients na imimix mo sa iyong ginagawang kimchi. At napakasarap nito, guys, no? Kapag ikaw ay kumakain ng noodles or kapag ikaw ay nagluluto ng noodles, ano? Mapa noodle soup, mapa pancit canton, ay pwede siyang imix. Napakasarap nito, guys. Talagang subok na to at approve. So, tikman natin kung tama yung alat ng ating ginagawang kimchi. So, sakto na ang lasa at anghang at saka yung tamis.
medyo manamis na miss ang ating kimchi na maalat-alat dahil dun sa ating mga nilagay na mga ingredients na gaya ng Korean chili paste at saka yung garlic pickle. Huwag na tayo magdadagdag ng asin dahil kung maalat ang kimchi, hindi siya kaya-aya sa panlasa. Lalo pat kung hinahalo mo ito sa mga pagkain gaya ng mga soup noodles, pansit canton, no, yan ay medyo maalat na kaya huwag na tayo magdagdag ng asin. Tama na yung mga nilagay natin mga ingredients dahil ito ay may mga sangkap na asin, asukal, no, medyo manamis-namis at maalat-alat kaya pwedeng-pwede na dahil hindi rin maganda sa kalusugan ang sobrang alat ng ating mga kinakain. By the way, if you are new in my channel, please don't forget to subscribe, like, click the notification bell for my more and new video updates. Thank you! So, isinid lang po natin sa ating malinis na container, ano? At mga ilang oras lamang ay pwede na rin kainin ang ating ginawang kimchi. Ayan. Inaabot din ito ng 5 araw o linggo, no? Mga ilang linggo. Pero sa akin, hindi inaabot ng linggo ang aking mga ginagawang kimchi. Dahil lagi kong pinapapak ito at inahalo sa aking mga lahat ng kinakain. No? Lalo na pag na noodles. Ayan, noodle soup. Napakasarap niya. O kaya sa mga pritong isda. Ayan, pritong karne, pritong manok. Pwede rin siyang gawing side dish. Ayan, meron naman tayong bagong tip, ano? Ganyan lang po kadali kung paano gumawa ng sarili nating mga kimchi. Ayan. Gumamit lang tayo ng 5 ingredients at makakagawa na tayo ng sarili nating kimchi. Okay, napakasarap nito, guys. At talagang nakakagana siya ng kumain, no? Lalo na't kung medyo kinakain natin at meron siyang konting anghang, ano? Napakasarap nito. Subukan nyo, guys, na ihalo sa mga noodles like pansit canton, ayan, pwedeng-pwede siya. At saka sa mga prito, inihaw, ayan. Inihaw na isda, inihaw na karne, inihaw na manok. Pwedeng-pwede siya, guys. Napakasarap niya. Talagang ito ay subok na subok na. Actually, sa 2 buwan, no, 2 beses akong gumawa nito. Bali, itong video na to, ito yung pangalawa. Kaya sinishare ko sa inyo ito, no? Dahil nasubukan ko na nakaraang buwan, talagang napakasarap niya. Yung nga lang, hindi ko nakuha na ng video dahil sa sobrang busy na, no? At hindi ko na nakuha na ng video. So, unfortunately, no? Talagang naibigan ko na naman siyang kainin itong buwan na to, no? Kaya ginawa ko siya. Gusto ko na naman siyang kainin. Kaya, ito, no? Subukan nyo, guys. Ganito lang kasimple siya. 5 ingredients lang, no? Hanapin nyo lang yung mga garlic pickle tsaka yung Korean chili paste. Pwedeng-pwede na. Tsaka itong labanos lang at Chinese cabbage. So ayan, kung nagustuhan mo ang aking recipe ngayon, maaari ko bang mahingi ang iyong pag-subscribe, pag-like, at pakikalimbang na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na aking pang upload sa mga susunod na mga araw. At nakakasigurado naman akong magugustuhan mo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!